Ayan, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, for today's video, lalabas muna tayo saglit. Kasi kukuha tayo ng pasabay or parang cargo na pinadala ko from Philippines papunta dito. So, ang weirdo, baliktad. Instead, ako yung magpadala sa Pilipinas. Ako yung mga nagpapadala ng item from Philippines. So, ngayon guys, ang ating itinerary, ayan is, punta tayo sa Mudiin kay Jay Flores, yung isang vlogger na G2G. Kasi sa kanya ko pinasabay yung item ko. So, pupunta ako sa kanya ngayon. So, from Petatikba to Mudiin, 1 hour and 30 minutes yung biyahe. So, dibali, dalawang sakay pa ako. So, sana umabot bago mag 3 PM. Siyempre, kasi Friday ngayon, baka pamaya abutan tayo na wala ng public transportation pa uwi. Kasi, paalam ko lang din naman, saglit lang ako. So, tara, samahan nyo ako. Kasi dito, guys, bibigyan ko kayo ng ano, life hacks. Ayan. Kasi kung halimbawa ikaw is G2G na papunta na dito at gusto mo magkaroon ng extra income, ayan yung parang pagdating mo dito eh may allowance ka na, yung tinatawag nilang pasabay, yung parang kung ilang kilos yung ipapasabay sa'yo nung tao from dito, babayaran nila na it will cost $23 or $25. Kasi ginawa ko na to before. So, nakatatlong kilos ako. Binayaran ko to sa G2G na ito ng 250 shekels. So, pagdating niya dito, meron na siyang 250 shekels. Dila niya lang yung item ko na 3 kilos. So, ngayon, ganun din yung ginawa ko. Si Jay Flores naman kasi, nagpa-cargo din pang Philippines. So, nakisabay na lang din ako ng mga anek-anek, ayan, mga Shopee at kung ano-ano pa, ayan. Ewan ko magkano yung babayaran ko, baka mas mahal pa. Although siguro nagtataka kayo bakit pwede naman bumili dito or meron naman sigurong available dito. Pero kasi minsan, since hindi nga tayo nakakalabas, ganun yung nagiging ano, sistema ko. Pag may pupunta tapos may gusto akong ipasabay, nagpapasabay na lang din ako sa G2G. Syempre parang tulong na lang din sa kanila kasi for sure sila pag dito. May mga ginastos din naman yung malaki sa Pilipinas and then at least pagdating nila dito may allowance sila, nagdala lang sila ng item from Philippines. Syempre, yung pinapadala natin yung legal naman, syempre, yung pwedeng ipasabay. So, anyway, ayan, samahan nyo akong pumunta ngayon doon sa Mudiin muna tayo. First stop natin sa Mudiin. So, yun na nga guys, nandito tayo ulit sa bus stop. Sakay tayo ulit ng bus. Bus number 111, ayan. Yung bus na yun is napunta na ng central bus station ng Mudiin. So, doon ko imi-meet up si Jay para kunin yung ating mga products. Ayan, yung mga item natin from Philippines. Ayan, kung makikita nyo, may dala pa akong luggage. Kasi parang feeling ko madami-dami yun. Mabigat mag-bit-bit. So, okay na to. At least, ano, hila-hila na lang natin siya. Antayin natin yung bus. Nakalagay kasi is 2 minutes. Darating na siya. O, sana ito guys, oh. Nakikita nyo naman dito, hindi ka naman ano eh, mawawala. Ayan, basta, ayan o. Bus 111. O, dito daw hihinto yun. So, madaling sumakay dito, napaka-accessible naman guys. Hindi ka mawawala dito. First time ko lang din pupunta doon, no, diba? So, i-download nyo tong app na to kung papunta na kayo dito sa Israel. Laking tulong nito guys. So, tayo tayo ng bus. So, mainit ang panahon ngayon. Oh, so ito. From dito siguro mga 30 minutes na lang yung ita-travel natin papuntang Mudiin. So ako nagtataka kayo, ba't ako pa yung pupunta doon? Kasi hindi naka-day off si kuya mo. Eh, kailangan ko na yung ano, yung pasabay ko. So ako na lang yung pumunta and then nagpaalam na lang ako sa amo ko na kuha ako ng ano, item galing Pilipinas. So, sila muna yung magbantay dun sa alaga ako. So, hindi ako nag-day off din ngayon. Ibawas na lang nila. Ganun naman eh, ewan ko sa kanila, bahala sila. Basta kung ilang hours yung wala ako, ibawas na lang din nila. Okay lang naman sa akin. Ayan. Anyway guys, ayan, tara, samahan nyo pa ako ulit sa ating next destination via commute. Okay, gaya. Sige, balikan ko kayo. So, ayun na nga guys, nakasakay na ulit tayo ng bus. Ayan, so parang Victoria Line. Balikan ko kayo ulit pag nandun ako mismo sa... Kaya nakababa na tayo ng
bus, umupo muna ako saglit at ano, check ko muna kung saan yung saan ako maglalakad papunta doon sa Mudiing Center, and then sana ano, pakuha natin agad yung item natin at nakabalik na tayo ng Tel Aviv kasi may kukunin ulit ako doon at ia-ambush interview natin siya. Bahala na kung ano yung matanong ko at masagot niya yung mga tanong ko, kung ano na lang din yung maisipin ko. Kumustahin natin siya, kung okay naman ba siya dun sa pinagtatrabahuan niya, ayan, kung okay ba inaalagaan niya yung amo niya. Kumustahin natin si Kay. So isa din siya sa mga G2G na caregiver na karating dito. So kumustahin natin siya. Anyway, tara na, puntahan ko dun muna and then i-meet natin siya. Balik so, ayan na guys. Nagkita na kami. Hello! Jay Flores. Ayan. Magpapalitan na kami ng mga epektos guys. Kasi, ayan. Kita nyo naman. Ang daming kong pasabay. Ito lang naman yung ibibigay ko. Kapalit. Galing probinsya to. Mangga dala. So, syempre. Bigat nga na itong mangga. Oh, ayan oh. Oh, ito sa'yo, Brad. Marias vlogger, mag-videoan. Ito ka, ito. Ito kay Monmon. Naman yan. Pasabay. Ayan o. Hi to my ano, YouTube channel. Yan na si Jay Flores. Oh, so ngayon, may ambush interview tayo. Sige, magtanong pa. Oh, no! Parang TikTok live lang yun. Sige, tanong pa. May ambush interview tayo sa kanya, guys. So, pakilala ka muna. Sino ka nga ulit? Hi, I'm Jay Flores. G2G. So, ilang months ka na dito, Jay? Yan. 7 months. Mag-8 months ngayong August. Oh, wow. So, how does it feel nung dumating ka dito sa Israel at bigla kang na-cancel? Napanood ko yung vlog mo. Panoorin mo na lang yung vlog ko. Sagutin ka pa. Oo, oh, syempre, sagutin mo. Syempre, ano? Ano naramdaman mo nung mga time na yun? Nasagot ko na ata yun dun eh. Ang dami naman. Tinang kasha ba yan? Tinang kasha. I-plastic na lang yung iba. Bigbitin mo na lang to. O tapos, ano nangyari? Syempre, kinabahan. Bagong dating. Pero familiar naman ako dito, kaya pag ganong may cancel contract, an lang, huwag kang bibitaw sa kabatsyo. yun lang yung maka, ano, yun lang yung susuporta sa'yo, yung kabatsyo mo. Bakit? Tsaka, syempre, yun lang yung budget mo yun. Oo, tsaka ano, parang, ano rin, support. Dahil makapagtanong ka sa kanila, sila kasi mas malala pa pala yung sitwasyon nila, ganun. Aside sa pag-aalaga, may ginagawa ka pa bang wala sa contract natin? Wala. Ano? Wala akong ginagawa. Ano? Hindi, yung gawaing bahay, ganyan, linis, ganun. Linis, ano na lang yan. Parang kusang loob na lang yan ng linis. Siyempre, mga Pinoy naman, di ba? Hindi na tayo kailangan kutusan. Kahit marunong tayo makitama, di ba? Ano na sa atin yung matik na sa atin yung mga kung kahit di tayo inuutusan. So may papayo ka ba sa mga future applicant natin at saka yung mga nandito na? Any words of wisdom dyan? Yeah, nagumadali or encouragement? To, no? Nagumadali ako kasi yung... Ano ba sasagutin ko dyan? Iko-content ko na lang yan. Hindi, sagutin ko. Ano? Yun lang. Yun. Ako na maghawak ng video mo. ayun, ginagawa nyo. Nagbabalot oh. Sa galing probinsya, bigay sa akin mangga, ayun no? Tingnan bigay sa akin mangga. Galing Petatek ba? May KFC doon, bigay sa akin mangga, ano ba 'yan? Ano kasi nagkaka. So 'yun, sagutin ko na no. Sagutin mo muna 'yun. Change muna tayo ang ink eh. Papayo ko lang sa mga parating, lakasan niyo ng loob niyo. Tapos more sa blanot, lagi naman ganoon, more sa blanot. Tsaka isipin niyo ito talaga, ito yung pinaka tip. Isipin nyo na mahirap yung dadatnan nyo. Lalo yung mga parating dito, no? Isipin nyo na mahirap yung trabaho na dadatnan nyo para pag dating nyo dito, ready na yung mindset nyo. Mindset ba? Mindset. Yun, ready na yung mindset nyo para sa mga ganong pangyayari, ganong scenario. Kasi pag na, syempre, kung ready ka na sa worst, tapos hindi naman pala yung worst na dadatnan mo, hindi hayahay ka na. Kaya yun, sana yung mga parating, isipin nyo na mahirap yung dadatnan nyo, yung tatrabahuin nyo. Vlog ko to eh. Yun lang, yun ang mapapayo ko. Basta ano, palakas lang kayo ng loob, lagi kayong magdadasal. Number 1 talaga dito, lakasan lang ng loob. Dahil kung mahina ka,
una yung emotion ng titirahin sa iyo hanggang sa ma-depress ka. Yun lang mga kataps. Ay guys, ayan ang agaw nito ng camera. So nasagot niyo na yung mga simpleng tanong natin. Hindi naman ako prepared na magtanong pa ng kung ano-ano sa kanya. Kinamusta lang din natin at kumuha tayo ng pasabay. Ito na kita niyo yung luggage. Kung magpo-for good na tayo. Ayan, so yan guys, ito na, this is it. Punta na tayo ng Tel Aviv after neto. So balikan ko kayo mamaya. Thank you sa Jay, and thank you sa ambush interview bye, natin. Bye. O pa-subscribe guys sa kanya, subscribe parang kay sa channel ko, Jay Flores. Parang awa niyo na. Awa niyo. Ibigay niyo na 'yan. Hi guys, ayan, so naka-refreshen up na tayo. Sobrang init sa labas. So, ayun na nga. Tunan ako na natin yung mga pasabay natin. At yung mga pasabay natin din sa G2G at sa Cargo. Yung kinuha ko kay Jay kanina sa Mudiin. So, anyways, ayan. Bibigyan ko lang kayo ng ano, life hacks. Kung ano, mayroon kayong mga common friend dito. And then, gusto magpasabay. Ano lang to, optional lang to. Kung gusto niya lang naman magkaroon ng extra allowance pagdating nyo dito sa Israel. Ayan. May mga kaibigan kayo na gustong magpasabay from Philippines item tapos papunta dito sa Israel and then may flight ka naman na. Pwede naman yung mga ang singilan kasi dito per kilo is 23 USD to 25 USD. So, it's up to you kung magpapabayad ka or syempre pang extra income din yan or extra allowance. Since alam naman natin na malaki-laki din yung binabayaran ng mga G2G ngayon. So, ayan. So, it's up to you guys ha. Hindi ko sinasabi mag-rely kayo kung gusto nyo lang naman at may mga kaibigan kayong gusto magpasabay ng mga item papunta dito. So, ang weird ko, no, kasi instead ako yung magpapackage sa Philippines, ako yung nagpapadala dito ng mga item sa Israel. Kasi minsan may mga, although may nabibili naman siguro, ewan ko kung may nabibili mga ganito dito, pero wala akong idea. Pero mas gusto ko yung mga pasabay-pasabay na ganyan. So anyway, ayan, tara, samahan nyo akong mag-unbox or buksan natin to para maligayahan ako. Maligayahan tayo lahat, ayan. Ang mga, ano, mga pinatala natin, ayan. So yun, ito na nga, ayan na guys, ayan na, ito na, ayan na siya. So, ito na yung mga pasabay ko dito. So, number one, ayan. Alaksan by Jessie. Mga gamot, ayan. Pangkulay ng buhok. Ayan. So, ano, dalawa na para just in case. Dalawa na yung pinag. Ito guys, ano, sinashopee ko sabihin to sa mo lang, salamat tapos Shopee! Binabaksak ko dito kung sino yung pupunta doon ko pinapadeliver and then kung ilang kilos yung aabutin, babera ko na lang dito. Katulad nung isa, ito. Ito eh, sa GTG to, doon ko, binili ko sa Shopee, tapos doon ko pinapadeliver. And then, pagdating niya dito, inabot na ng 3 kilos. So, pagdating niya dito, ang binayaran ko sa kanya is 255 shekels ata yun. So, pagdating niya dito, may extra allowance na siya. Yun yung good thing doon. Pero, depende lang to, is choice naman nung GTG to kung gusto niya o nung gusto mag-bide, nung nagpasabay. So, ito. Ito yung ganito. Ano ba ito? Ay, yung parang aloe vera. Ayan. Kasi, mahal, hindi ko alam kung magkano ito dito, pero meron mga ganitong tinda sa Takana, sa Tel Aviv. O, mga accessories ng GoPro. Ayan. Ah, ito. Ayan, battery. Ayan, extra battery. Ng GoPro natin. It's yung card reader. Ayan. Ano ito? Hair remove. So, ayan. Miss? No. So, ito, sasabi ko sa inyo, yung Dio na ginagamit ko. Dio na. Ayan, lagayan ng ano. Papalitan ko kasi yung lagayan ng gamot nung alaga ko. Gusto ko ito. Relax Organic Intense Whitening Underarm. Ito. Ay, ito mga ano, takip-takip ng lens ng GoPro din. Then, toothpaste. Kala mo walang toothpaste dito eh. Ayan. Mga ano. Tapos ito guys is, parang ano din to, Shopee din tong nabili kong ito. Mga natin yung isang ano to.
syempre, aloe pa din. Aloe vera pa din. And then, ah, ito. Oh, malaki-laki. Oh. Ah, guys, ito nagpasabay ako nito. Parang ano, plancha. Ayan, sa damit. Kasi, gusto ko kasi pag ano, plancha yung damit ko. Eh, dito hahanapin ko pa yung plancha kung nasa. Eh, gusto ko yung sarili kong gamit. So, ito yun. Plancha. Ayan. Ang galing Pilipinas. Pero, syempre, pag nag-for good tayo, ipapadala ulit namin sa Pilipinas. So, ito. Ay, ito. Ano to, guys? Ah... IPL hair removal. O, diba? Napapa-IPL na ako, pero bumili lang ako ng ganito para just in case magamit ko siya after ng session. Ayan. O, diba? From Philippines pa yan. Kano lang to? Parang nasa ano lang to? 1,000 something. Ayan. Hair removal. O, ayan. Ma-unboxing natin. Ayan na. So, ito na yun. Ano na yung nakakinuha ko? Tapos ito naman. Guys, pag nahilig ka sa on live selling dito, yung mga seller dito, may pinag-iiwanan lang din sila ng store kung saan mo pipikapin yung item. So, ako is, yan, syempre, nahihilig ko din yung online live selling na yan. Nakakabili ako ng mapaisa-isa, yan. Kinuha ko na rin kanina para sampung pa ako naman. Kasabay ko siya sa isang G2G dito, yung sabi ko ang binayaran ko lang. 3 kilos din siya, ganyan. Pero kasi dati guys, nagpapasabay naman ako. Pero yung mga pag maliliit lang, yung wala namang, hindi naman mabigat, ayun, libre lang yun. Okay lang yun. Pero pag feeling ko naman na umaabot na siya ng kilo, syempre kailangan ko din naman magbayad at nakakaya din naman, di ba? So, yun. Ito. Ang magmating natin dito. Ayan. Ah, ito yung kape. Kasi nga, di ba mahilig ako sa kape. So, nagkabala ng kape. Kape ulit. Ayan. Parang dumami. Ah, ito. Ah, ito yung parang panlatag sa ano, sa desktop. Ay, sa table. Tapos ito, ano to, parang laptop stand. Ayan, nakalagay naman laptop stand. And then, microphone stand, ayan. Mga accessories to ng laptop, yung mga pinakabay ko. Laptop, keyboard, ayan. Ayan. Ano to? Wallet. Ah, ito, wallet. So, anyway, ayan lang naman. Ito mga, bakit ito? Nagbili ko to dun sa, ano, sa Tel Aviv. Puto. Mga pantawid dito, alam niya. Shomai. So, anyways, ayan yung mga item. Nakala ko yun. Yan yung mga item na pasabay ko from Philippines. So, anyway, dito siguro last na to. Ayoko na kasi ang mahal din eh. So, ayan. Anyways, ayan, share ko lang sa inyo yung kung gusto nyo lang naman magpasabay. Yung mga G2G, mga papunta na dito at gustong kumita. I mean, magkaroon ng extra allowance. Pero syempre, huwag kayo mag-i-rely dito na baka mamaya may nagpasabay sa inyo, tapos yun lang talaga yung perang dala nyo, ha? Huwag ganon. Kasi possible na hindi pwedeng hindi makuha agad sa kung saan nyo iiwan yung item nyo, tapos wala kayong pera. So, huwag ganon. Dapat ang thinking nyo lang is extra allowance lang ang mga ganitong pasabay. Okay, so anyway, ayan, sana nagkaroon kayo ng konting idea, kahit konti lang, dahil lumabas tayo at napakainit talaga. So anyway, ayan, thank you so much sa panunood ng aking mini unboxing. So, ayan, guys, thank you so much and till next vlog. God bless you all. Thank you!